Amen. Sister Maya. Amen. Amen. Right ang muti motivo mo mag-awit for the glory of God. Walang mag-awit ng mga awit sa atin. Tama. Kung yung ang ma-awit niya wala na sa mga wala na sa mas pa how much more tayo. So praise God. Na enjoy niyo ba fellowship? Yay! Yes! Not invitay namin kayo yung hindi nakipag-fellowship. Okay? Amen, Brother Rich. Kulang nga lang ng ipopromote natin. Ako na lang magpopromote. Kaysa ipopromote natin sa channel for Father. Okay lang po, Pastor Rio. Gagastos tayo ng mas marami. Malay. Amen. So, para, kasi yung ano, sama-sama tayo, natin yung meron po yung samahan. Samahan ang buhay nila. At saka, isipin nyo, sayang yung mga kopret niya, ang lalaking kopret niya. Amen! Ay, kasi yung champion sa baha-baha, upang kami po ay
magamit mo po effectively sa iyong gawain at maging fruitful po ang iyong ministry dito sa Mundial. Alisin mo po, Panginoon, ang anuman kalipuan. Eliminate mo po, Panginoon Diyos, ang mga bagay na nakakahadlang upang lumago ang iyong iglesia. Patpalain mo po ang bawat anak mo. Salamat sa pangalan ni Kristo Jesus namin, Panginoon, at tagapagligtas. Amen. Okay? So, ang topic natin is the Lord's Supper. Yearly, ginaganap po natin ito. So, gusto kong maging clear sa inyo, kasi one time, kahit paulit-ulit ako doon sa mga alam na ito, ay gusto ko pa rin na ipaalala sa inyo, lalo na sa mga gusto kong maging rooted po tayo dito sa doktrina ito, at lalo na doon sa mga bisita o bago pa lang na ating miyembro. Because one time, mayroon na bisita sa atin, taga Bulacan, nakakuha rin natin baptist. At natalakay ito, sabi niya, bakit pastor, baptist din kami. O baptist din ako, hindi ba pwede mag-take ng Lord's Supper dito? Okay? Ganon. Kasi may tinatawag tayong close communion with thee, and then close communion without thee. Basta kapwa mo, pananampalataya, pwede kahit visitor ka lang, pwede kang mag-take ng Lord sa perto. Okay? Now, pag-aaralan din natin yan sa linggo ng umaga. Okay? Kung sino yung mga dapat na mag-take ng Lord sa Supper. And ang ating pag-aaralan ngayong hapon, biblical terms for this ordinance. Okay? About the Lord's Supper. Ano po yung biblical term? Tatlo lamang po salita o term na ginamit po about the Lord's Supper. Number one is the Lord's yung communion. Okay? Communion. Ang sabi dito sa verse 16, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? And the bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? So, ang biblical term sa Lord's Supper yung communion. Isa yan. Okay? So, matatagpuan natin yan sa Bible talaga yung communion. Magkukumunion ka ba? Yan. Sa Katoliko, yung kakain ka ng ostya. Diba? Susubuan ka ng ostya. Nung grade 3 yata kami, nung dinala kami sa sikurbangan, sinubuan ng ostya. Sabi nung mga bata, sa mga teacher namin, pag dumikit yan sa nalamala mo, sabi, makasalanan ka. Okay, so takot na takot ka nun. Para hindi ka makabasa na ito noon. Alright? Ito po, ginagawa natin once a year. Right? At bago natin ganapin yun, nagmumuni-muni tayo, nagmumulay-mulay tayo sa ating sarili. Sapagkat napakalaga mo itong ordinance na ito na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang tawag po doon, ayon sa verse 16 ng 1 Corinthians is communion. Communion of the blood of Christ and communion of the body of Christ. Amen? Mas doon sa cup na iniinuman natin, blessing which we bless, sabi yan, it is not the communion of the blood of Christ and the bread, yung tinapay na ating pinagpuputol-putol, is it not the communion of the body of Christ. It is symbolized for yung blood and the body of Christ. So, ang unang term na nakita natin dito is the word communion. And then, pangalawa po, yung Lord's table. Okay? 1 Corinthians chapter 10, verse 21, sabi niya, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devil. You cannot be partaker of the Lord's table and of the table of the devil. Okay? So, may mga churches pa rin ngayon
na pag ginagatap nila itong Lord's Communion or Lord's Supper, ay nakaupo sila sa isang mesa na napakahaba, then doon sa isang upuan, wala pong nakaupo. Nire-represent na yun po yung upuan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, but to us, ito yung ginagawa natin sa loob ng ating simbahan. Yan. Ginaganap natin na ang tawag yan, Lord's Table. Dito ang ginamit po, mga kapatid. You cannot drink the cup of the Lord. Sabi po dito, and the cup of devils. You cannot be partaker of the Lord's table and of the table of devil. Okay? So, pagka tayo po ay naglo-Lord's Supper, eh, isa lang yung layunin natin. Okay? Inaalala natin yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at ang dugo niyang napus doon sa cross ng Calvario. Ang biblical term na ginamit is communion and then the Lord's table. And thirdly, in verse 20, when you come together, therefore, to into one place, this is not to eat, sabi niya dito, the Lord's Supper. Lord's Supper po ang pangatlong term na ginamit po dyan. Lord's Supper. Okay? Noong ituro ni Apostle Pablo ito, yung Lord's Supper, sa church, binigyan niya sila ng order, no? Yung tamang pagsunod-sunod, tamang programa ng administration of the Lord's Supper, no? In 1 Corinthians chapter 11, makikita niyo dyan from verse 23 up to verse 33. So ito po yung ginaganap natin. Pero bago ka mag-take o mag-partay ng Lord's Supper, ay kailangan pong ikaw ay baptize muna. Hindi pwedeng mauna yung Lord's Supper bago yung baptism. Pero mayroon pong gumaganap yan na kahit hindi baptize, nag-take ng Lord's Supper kahit yung mga bata. Ang tawag po doon sa ating lesson na mapag-aaralan ay chief communion. Okay? So, ito, may mga kapatid na naka-experience na kanilang buhay Kristiyano, medyo na sidetrack sila, nasali sila sa isang simbahan na ganun. Pag nag-Lord's Supper, hindi lang yearly, kundi kung kailan maisipan ng leader nila, mag-Lord's Supper sila. At ang nagtataka sila, pati yung mga batang paslik, nag-Lord's Supper. Okay? Pati yung mga batang paslit. Sabi niya, pastor yung napuntaan kami, pati bata, nag-Lord's Supper. At hindi Lord's Supper eh, kasi morning eh. Lord's merienda, Lord's snack. At lahat, pati yung bata na hindi pa nabaptize, nag-profess ng pananampalataya, pwede na raw. Pero, kung titignan natin yung patakaran ng Bible, talaga yung biblical basis, ay dapat makita natin. Amen ba? So, ito yung pag-aaral, mga kapatid. No? Alright? So, therefore, the Lord invite those whom He will and conduct it the way He please. Okay? So, it is the Lord's Supper. Right? Yun po, ha? Ano po, ilan term yung ginamit na biblical term? About Lord's Supper, number one is communion. Number two, Lord's table, and number three is the Lord's Supper. Okay, so diyan pala malinaw yan eh. Ngayon hanapin natin talaga yung talagang kaunawan nito at ang implication nito ng salitang ito. Okay, so makikita natin dito si Jesus Christ, itinuro niya ito, maging si Apostle Paul, itinuro niya ito sa verse 1 Corinthians chapter 11. So, it is the Lord's Supper. Ayon sa verse 20, 1 Corinthians 11, 20, nakita natin yung salitang ginamit yan, Lord's
Supper. Okay? So it is the Lord's Supper. Number one, ano ba yung Lord's Supper? Okay? Bakit natin ginagawa ito? Bakit? At bakit sa church niya ito ibinigay? At sino ang dapat mag-partake dito? Number one, makikita natin dito sa First Corinthians chapter 11, verse 25 and or 24 and 25, sabi niya, and when he had given thanks, he break it, and said, take it, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance of me. Okay? After the sin mother, sabi po dito, also, he took the cup. When he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood, sabi niya, this do it, as you drink it, in remembrance of me. So, napansin niyo po yun dyan, yung do it. Okay? This do. Sabi niya, this do. Gawin niyo ito. So, ang Lord's Supper, it is a command. It is a command. Hello, amen? Ang Panginoon Diyos nag-utos dito eh. Ang Diyos mismo nag-utos ito. So, sabi niya, this do. Gawin niyo ito. Sino yung utusan dyan? Ang church. Tama. Kaya sino tayo nalalabag once a month or once a year lang na nating ginagawa eh? Bakit naman yung iba pastor every Sunday, yung iba once a month, yung iba every quarter, yung iba twice a year? Bakit sa atin once a month? Okay? So dito, titingnan naman natin, no? Kasi sabi niya, this do ye in remembrance of me. Ibig ba sabihin, hindi natin siya inaalala linggo-linggo, okay? Hindi natin siya inaalala tuwing buwan-buwan, but yearly natin inaalala. Tuwing linggo, inaalala natin yung kanyang resurrection. Amen? Amen. Once a year, inaalala natin ang kanyang death. Parang death anniversary po ito. At yun ang inutos niya, alalahanin natin siya. Inaalala natin yung kanyang katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang dugong walang tungis na napuhos doon sa krus ng Kalbaryo. So as of, sabi niya, as you drink it, okay? Right? So makikita natin dito mga kapatid, it is a command. Sapagkat ang sabi niya, please do it. Gawin nyo ito. So ang Lord's Communion, Lord's Supper, Lord's Table, it is a command. It is a command. Utos ito na dapat nating sundin. Amen? Sa baptism, ito po yung first step ng pagsunod. Inutos din niya na ang bawat naku-convert na nakakilala sa Panginoon, kailangan bautismoan. Pagka-bautismo, mag-Lord's Supper. Okay? Bakit, Pastor, may order ba dyan na mauna ang Lord's Supper bago yung baptism? Yes. Now, hindi pwedeng mauna yung huli at mahuli yung una. Kaya, dyan natin inaayos yan eh. Ngayon, nasaan ang basihan yung pastor? At saan ang basihan din na ang mga member lang ng local New Testament Church, dito ang siyang pwedeng mag-take dito kung may visitor, but hindi pwede. Yun po, kaya linilinaw natin kasi parang nakaka-open din mo, kapwa mo baptist, tapos sasabihin mo, hindi ka pwedeng mag-take dito. Di ba? So, may basihan tayo, kaya natin ginagawa yun. Kaya mayroon tayo tinatawag na close communion meeting. Okay? So, first of all, number one is, what is Lord's Supper? No? It is a command.
ito. Amen? Utos. At anong utos? Gawin nyo ito para alalahanin nyo ako. Para alalahanin nyo katawan, katawan niyang nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, para alalahanin yung kanyang dugong na buhos doon sa krus ng Kalbaryo. So it is a command. Number two, nakita na rin natin ito, not only a command, it is also a memorial. Memorial. Okay? Or remembrance. Oh. Sabi niya sa verse 25, look at this, after the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as of, as you drink it, in what? In remembrance of me. So it is a remembrance. No? It is a memorial. Inaalala natin. Okay? Alin ang inaalala natin? Yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba, mayroon tayong mga labels ng mga nauna na minsan. Anong ginagawa natin? Death anniversary ni Ninoy. Di ba? Sineselebrate natin. Death anniversary ni Rizal. Di ba? Oh, holiday. Ano ba yung December 30? Ha? Ah, Rizal Day. Birthday or kamatayan? Kamatayan. Yun. Pero yung birthday niya, hindi sineselebrate natin. Ah, oo. Okay? Kailan ba ipinanganak si Rizal?
Then he break it and said, take it, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. Ano yung pangatlo na gusto kong makita dito? It is a thanksgiving. Okay? Oo. Pasasalamat. Inaalala natin yun bilang pasasalamat. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At ito ay, alam niyo, kung ikaw ay member na ng church na ito, kahit na hindi na i-announce linggo-linggo, alam mo yan eh, automatically, ha? Tuwing Merkwi Santo, ginagawa natin yun. Amen ba? Ha? Oo, automatic na yun. Alam mo na, para sa mga bago, maaaring hindi pa alam ito. Okay? So, kahit nasa malayo ka, ay Lord Supper namin sa ano, ganito. Nakapix tayo. Mga activities natin, nakapix eh. Oh, may mga churches na mayroon na silang calendar. Yung mga activities nila, nakapix na yan. Okay? Ganun din sa atin, mayroon na rin. No? Na hindi na kailangan na i-promote ng madalas. Oh. Pero kailangan pa rin yung paalala. Bakit? Ang paalala ay lumot sa taong nakakalimot. Amen? Ah, o Lord Supper natin ha, sa Merkwes Santo. Yan. Mahal na araw. Actually, lahat ng araw, mahalik. Mm-hmm. Lalo na sa ating mga Kristiyano, lahat ng araw, mahal. Right? So, it is a thanksgiving. Sabi niya po dito, and when he had given thanks, he break it and said, take it, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance of me. No? Oh. Dari ko nawain niyan. Kailangan po ba i-memorya yan? Okay? So, ito po yung outline ng ating buwan para nakikita natin. And not only that, mga kapatid na minamahal, syempre, bago tayo mag-take ng Lord's Supper, dapat worthy tayo sa Panginoon. Amen? Oh, it is an examination. Okay? Examination. Ang sabi po dito, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Let a man examine himself. Kaya before na mag-take tayo ng Lord's Supper, di ba, binibigyan tayo ng girls, o sabi ko, magmuni-muni tayo, i-consecrate na natin ang ating sarili. Actually, hindi lang ito yung Lord's Supper, lalo na, di ba, Sabado, minsan busy tayo, di ba? Agot. Pero dapat, madaling araw pa lang, o bago ka matulog, Lord, ihanda mo po kami bukas, linggo, bukas, sasakba kami. Bless mo bawat programa ng aming simbahan. Bless mo ang mensahe. Bless mo ang mensahero, ang aming pastor. Sama niyo po ako sa prayer niyo. Because hindi lang twice na nagigising ako, ha? Tatayo dito para ipanalangin ko kayo. May time na pag nabagabag ako ng ating gabi, ha? Nagbababad ako sa prayer. Bakit? Baka may sobrang sarap ng tulog. Hindi na nagising. Di ba? Hindi ko alam. Binabantayan ko kayo sa prayer. Hindi ang gawa-gawa. Maniwala kayo, hindi. So, because sa tagal kong pagiging pastor, I realize na ang prayer is also ministry. Amen. Ha? Yung prayer for other is also ministry. Okay? Kasi, pag nag-pray ka, ang kamay ng Panginoon kumikilos. Kaya, ang sabi ko sa libro,
wala pang kinabang sa inyo pagka ang pastor niyo, ang leader niyo, pinapalukot niyo. Pag kayo ang dahilan na umiiyak ako, lagot kayo sa Panginoon. Diba? Baka ibang may pagpapalukot. Okay? Pero hindi. Hindi ko kayo papanalangin masama. na lumubog kayo sa kumunoy. Okay? Hindi. No? Always na ang ating pinag-pray para sa inyong ikabubuti. Amen? Oo. Para sa inyong ikalalago. Ayan. Kaya ang pakiusap ko nga sa inyo, di ba lagi? Lahat ng kahinaan nyo, tutulungan ko kayo, taramay nyo ako, huwag nyo lang ako, susuwagin. Paulit-ulit na lang yan. Okay? Kasi nasabi ko. Sabagat, ayaw ko na, o hindi nyo alam. Ha? Hindi nyo alam yung ganun. At least, naituro ko sa inyo, sa kabila nun, lalabir din nyo pa rin, kayo nang mananagot. Mas malaki pa na nagutan yung alam. Kasi yung hindi alam, ginawa. Di ba? So, number five is, it is an examination. But let a man examine himself. No? And so let him eat of that bread and drink of that cup. Examine yourself. Okay? So, mga kapatid na minamahal, yun yung pagkakataon natin na magbulay-bulay tayo, bakit kailangan na isamini ng sarili? Okay? Tignan natin yung verse na ito, no? Tignan nyo, ha? Because mayroon pong danger dyan, eh. Akala nyo, ganito na lang yan. No? Ang sabi po dito, sa verse 28-29, sabi niya, for he that eateth and drinketh unworthily. Mayroon pong nagpapartake na unworthily. Hindi karapat-dapat magpartake. Yeah. Okay? Eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. At ano magiging cause nito? Magiging resulta nito. Okay? O magiging consequence nito. For this cause, sabi niya, many are weak and what? Sickly among you. And many sleep. But may consequence pala pag unworthy ka sa Panginoon. Marami sa inyo mahihina. Yung iba may sakit. Yung iba tulog na. Because nag-take sila unworthily. Kaya mayroon tayong pagbulay-bulay sa ating sarili, manghihingi tayo ng mga patawad sa ating mga kasalanan, i-correct natin, i-check natin ang ating sarili, mai-examine natin ang ating sarili. Sapagkat kung may nakakakilala sa atin, unang-una ang Diyos. Pangalawa, tayo. Diba? Bagamat kung minsan, sarili natin, hindi natin kilala. Tama ba? Minsan, hindi natin kilala yung sarili natin. Sinasabi natin mabait tayo, hindi naman. Diba? Diba? Oh, marami tayo, minsan, nangangako tayo sa Diyos. Pero maya-maya, nalalabag na natin. Ang Diyos, higit na nakakakilala sa atin. Ngayon, bago tayo mag-take ng Lord's Supper, nandiyon na yung pagbulay-bulay. Lord, saan ako? Ha? Nagkamali. Mayroon bitterness sa puso ko. Tawarin mo. Pagsisinungaling. Inge. Ano man, kasalanan, kalikuan sa aking puso, ipatawad mo sa akin. Bago ka mag-take ng Lord, Supper. Amen? So, mayroong examination, self-examination. Oh, pastor, hindi na lang ako mag-take ng Lord's Supper. Di ba? Hindi ako karapat-dapat.
Anong sabi ng Bible? Him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Kasalanan pa rin yun. Kasi utos ng Diyos ko eh. Kung utos ng Diyos ko, nilabag mo, kasalanan yun. Ang tawag doon ay sin of omission. Okay? Yung kasalanan ginagawa mo, sin of omission yun. Yung alam mong mabuti, hindi mo ginawa, sin of omission yun. Oh, eh saan ako pupunta, Pastor? Eh di, doon ka na lang sa sumusunod ka sa alam mong tama. Hindi ba? Para ikaw yung candidate na lumago at pagpalain ng Panginoon. Kasi gusto natin lumago eh. Gusto natin i-bless tayo ng Panginoon. Sinong i-bless ng Panginoon? If you abide in me and my word abide in you, you shall ask what you will, it shall be done unto you. Paano ka sasagutin ng Diyos doon sa kahilingan mo kung ang kahilingan niya hindi mo sinusunod? Unfair naman yun eh. Maraming Kristiyano, anak ng Diyos, okay, gustong gusto na ang Diyos pagpalain sila. Ha? Gustong gusto mo na pagpalain ka ng Diyos. Alam mo, ang Diyos, gustong gusto niya na sumunod ka. Tama po ba? Oh. Give and take lang naman yun eh. Alright? Pero, ang totoo niyan, sumunod ka o hindi, ang Diyos hindi na babawasan ang kanyang pagka-Diyos. Inan? Sumunod ka, hindi rin nadadagdagan. Ito ay ambalik sa iyo. So, gusto mong i-bless ka ng Panginoon. Ano yung promise niya? Siyempre, bawat promise ng Panginoon, may premise. Alright? May premise. Alright? So, ano promise ng Panginoon? Ano man hilingin mo, ibibigay sa'yo. Amen. Diba? Ano man hilingin mo, ibibigay sa'yo. Kung ang salita mo, ang salita ko'y manatili sa iyo at ikaw mananatili sa akin, sabi niya, anuman hingin mo, gagawin sa iyo. Diba? So, napakalaga po. It is an examination. Hindi lang kuman ito, okay? Hindi lang memorial ito, kundi ito ay examination. Let a man examine himself and so let him eat of that bread and drink of that cup. Now, tingnan nyo ito ha. Parang mag-perfectong tao. Wala. Pangalan niya ang langyong. Amen? Pangalan lang yun. Lahat, ibig sabihin, lahat tayo'y nagkakamali. At alam niyo, napapasalaman din ako sa Panginoon sapagka nakikita ko yung mga weaknesses ko, kahinaan ko. At nare-realize ko yung mga pagkakamali ko. Kasi, nagpapasalamat ako doon. Kasi bakit? Kung ako'y hindi na nagkakamali, baka hindi ko kayo maunawaan. Amen. Amen? Amen. Amen? Oo. Baka magiging legalista na ako. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At, pagka mayroon pong problema ang miyembro, nandiyan ako, doon ko na rin realize na talaga naman ang ministry. Kaya nga ministry. Ha? Pagka'y problema. Oh, alam ko yung may mga nanghihina sa inyo. Pagka nanghihina yan, binabantayan ko lang yan. Minsan hindi ko yan nire-review. Okay? Kasi may time na nanghihina yan, nanghihina na, bubububi mo ka, patay na. Hindi ba? So, ang kailangan dyan, ang ina, ang tayo mo lumakas. Pag malakas na, saka mo bubugin. Hindi ba? Hindi. Pag lumakas na, nakarecover na. What for? Okay? Bakit mo pa i-review? O bakit mo ano? Pero, nandyan yung pagtutuwid, nandyan yung panalangin, yung ministry of prayer. Okay? Si Jesus Christ, nung si Pedro, ay nililiglig ni Satanas, ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, Pedro, nililiglig ka ni Satanas, pero ipinanalangin na kita. Amen?
Kaya lang, pagka naman dinilingling ka niya sa taras, nasa panahon ng tribulation ka, ano naman gagawin mo? Okay? Magmuni-muni ka. Yung hindi ka mapakalig. Ha? Hello? Magwawala ka. Hindi matuwid yun. Magdadamay ka. Magpapapansin ka. Mahirap yun. Alright? So, si Pedro, nung siya yung nagkamali, umiyak sa Panginoon. Okay? Sapagkat pinaunahan na siya ng ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kahit na mamatay ako, sasama ako sa iyo. De, Pedro, tatlong beses mo akong ikakaila bago tumilaw ang manok. Una, sinitat siya. Kasama ka nun, no? Ni Jesus Christ, no? Hindi. Pangalawa, nag-iupot siya dun sa mga kasi taglamig noon, siguro, taglamig. Nagpadinga sila ng apoy, nagpapainit siya. Sabi nung babae, kasama ka rin nila, no? Hindi, hindi ko kilala yung taong na yun. Pangatlo, may bumati uli sa kanya, kasama ka ni Jesus Christ, ano? Sabi niya, hindi. Matatapos, hindi. Tumilaw kang mano, tinitigan lang siya ni Jesus Christ. Anong ginawa ni Pedro? Tumakbo at umiyak ng mapait. Ha? Narealize niya na siya ay mali. Okay? Narealize niya na yung hula ni Jesus Christ sa kanya ay tama. Kaya wala tayong may pagmapuri sa Panginoon eh. Yung future natin, alam ng Diyos. Tama po ba? Now, mga kapatid, itong Lord Supper na ito, ha? Nakita natin dito, not only ako man, it is a command, it is a memorial, it is a thanksgiving. Number three, it is an examination. So magsaliksik tayo sa ating sarili. Pag Lord Supper tayo, check mo yung sarili mo. Check mo. Eh, Pastor, hindi ako worthy na mag-take. Hindi ka rin dapat makaligtas dito. So, ang pinaka-best mong gawin, magpagumbaba ka sa Panginoon, examine mo ang iyong sarili, ikumpisal mo ang iyong kasalanan. Sa Panginoon mismo, directly. Hello? At diba, nasubukan niyo nang umpisal sa pare? Ha? Subukan niya? Oo. Saan? Di ba may upuan ng pare? Pare ko eh. Ha? Pare ko. May butas doon, sasabihin mo? Salamat mo? Ano kinumpisar mo ron? Okay? Panginoon? Ako po yung nagnakaw ng langka. Sige. Mag-umpisa, mag-manalangin ka, 20 habang ginoong Maria. Father, pwede bang gawin 4 na po? Bakit? Mayroon pang isa, babalitan ko. Okay. Hindi ganun. 1 John 1:9. Okay? 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our... Amen? Isipin mo, isa lang gagawin mo, ha? Dalawa ang gagawin ng Diyos. Sabi niya, if we confess our sin, anong gagawin mo? I-confess mo lang kasalanan mo. He is faithful and just to what? Forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? Hindi ka lang patatawarin, itutuwid ka. Itutuwid ka sa lahat ng iyong kalikuan. Tignan nyo ha, anong ibig sabihin niyan? Pastor, okay? Hindi ka lang patatawarin, kundi itutuwid ka sa lahat ng iyong kalikuan.
Kasi mayroon tayong tinatawag na, naalala ko si Brother Jones, no? Mr. and Sister Joy. No? Tanda-tanda ko yun. Kasi pag ako'y nakikinig ng preaching, kahit sino, no? Ano yung makukuha ko? Sabi niya, sometimes, mayroon tayong tinatawag na favorite, di ba? Favorite sin. At totoo yan, bawat isa na atin, mayroon kang mga, mayroon paboritong kasalanan. Amen? Anong paborito mong kasalanan? Yan? Anong paborito mong kasalanan? At yun ang minsan hindi mo maalis-alis. Balik nang balik doon, ikukumpisan mo, tapos agad ulit magagawa mo. Ano yung favorite sin mo? Ha? Ha? Selfie. Alam niyo sa internet, tama sa pag-selfie, parang bitawa? Sakit yun. No? Ang sabi po dito,
ha? Sa verse 26, for as often as he eat this bread and drink this cup, he does show the Lord's what? Death. Okay? Ang ginagawa natin sa Lord's Supper, inaalala natin yung death, kamatayan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kaya, hindi dapat linggo ginagawa ito. Kasi, ang linggo, inaalala natin yung resurrection of the Lord Jesus Christ. Ayan, ang tanong eh, anong araw siya namatay? Ang sabi niya, di ba, Biyernes. Ha? Pero kung titignan mo ang Bible, Miyerkules, hindi Biyernes. Eh, Biyernes kasi before the Sabbath day. Diyang conclusion nila yon before the Sabbath day. Sapagkat, ang alam ng iba, yung regular Sabbath lang, yung Saturday. At ang Bible, maraming Sabbath. Yung first day ng seventh month, is Sabbath. Minsan natatapat yan sa Lunes. Di Sabbath yon. Now, ito ngayon, mga kapatid na minamahal, it is a pictorial, prophetic, perpetual. Okay? So, you do show the Lord's death till He come. No? Till He come. Pictorial, prophetic, perpetual, and symbolical. So, kaya natin ginagawa ito, mga kapatid na minamahal, ay it reminds us of our past, the Lord's death, and future till He come. Di ba? It reminds us the Lord's death. No? The past. Our past. And the Lord's death, and yung future till He come. Pictorial, prophetic, and perpetual. Habang tayo naghihintay, habang tayo nandito sa lupa, and it is a symbolical. Hindi po tayo naniniwala doon sa transubstantiation. Okay, yung nagta-transfer yung ostya, nagiging katawan ni Kristo. Yung alak, nagiging dugo ni Kristo. Nakalata pa kayo, nung katoliko pa kayo? Susubuan kayo na ostya. Kinapainom ba kayo? Hindi. Ang panin lang umiinom. Hindi ba? Kaya, sa limang beses niyang mag-mimisa sa maghapon, ang pare lasing. Kinagabihan lasing niya. See? Kasi siya lang umiinom. Alak yung umiinom. Oh, tingnan niyo yung ostya, hindi ba ang daya talaga? Yung ostya ay sinusuko sa atin kasi laki ng 5 piso. Yung ostya ay sinusuko sa kanya ay kung kinagaya niya kasi laki ng 5 piso. Ha? Laki po. Di ba? Ay! Ang ganyan yan. Mayroon niyang ano, may drawing niya. May Isis. Ay,